Okay, magandang gabi po sa kanilang lahat at o saan mang lugar ng mundo sa mga kababayan Pilipino na nanonood ng lecture na ito na aming inihanda para sa mga kababayan Pilipino o kung sino man nakakaintindi ng Tagalog. Minarapat naming gawing ang pag-uusap sa Tagalog para maintindihan ng mas madali kung ano ang kabala at anong layunin ng kabala para ipahayag o ipamahagi sa ang pag-aaral na ito. Ang paksa po ngayon sa araw na ito ay dalawang paksa nung sa anim na aming inihanda sa tatlong schedule, November 21, so sa ngayon, December 5 at saka December 12. So, ang magkakaugnay na paksa na pwede niyong makita ang panibagong perspektibo kung kayo niyo lang naririnig ang salitang kabala. Sa lahat po ng may mga katanungan, pwede niyo po kung kayo magtanong. Pagkatapos naming maipresenta yung isang interview sa isang kabalis na nakatamo ng tinatawag na pag-intindi doon sa pangkalahatang prinsipyo o perspektibo ng kung ano ang lumika sa iba, karaniwan tinatawag sa mga Pilipino o Diyos. O sa ibang salita, pwede niyong tawagin kung anuman ang kung ano pumapasok sa pangkaraniwang isip ng tao. Ito'y isang oras na pagpapahayag. Wala po kaming intensyon na baguhin ang mga pananaw ng kung sino man
pero ito'y ino-offer lang namin para sa mga may mga bukas na pag-iisip o kung hindi man ay pwedeng mabuksan sa bagong pananaw na nagtatanong kung ano yung ano itong mga nangyayari o gustong maintindihan kung bakit may mga pangyayari na hindi katanggap-tanggap sa mga sa kagustuhan ng isang individual. So ang dalawang paksa ay kung may lumikha na umiiral, pero sa katunayan na tayo ay umiiral, may gumawa sa atin. For example, kung gamitin ko yung sarili ko, pwede akong magtanong kung ako ay nag-i-exist, sino yung posibleng persa o yung may kinalaman doon sa pag-iral ko. At kung merong gumawa ng lahat ng existence na ito, ay bakit may mga, sa pananaw kay may mga pagdurusa? Anong kinalaman ng dalawang paksa na ito at sa ating buhay? O karaniwang, sa ng mga nagdaang araw, bukod sa pandemya, tatlong bagyo ang dumaan sa Pilipinas. So, may posibilidad, siguro ilan sa inyo pwede magtanong, anong nangyayari? Ano ang may kanalaman sa likod nito at bakit ito nangyayari? So, ito isusubukan namin ipaliwanag base doon sa isang interview ng isang kabalis kung ano ang lumikha o ano ang Diyos at ano ang maibibigay niyang pananaw bakit na pwede nating maintindihan yung mga nangyayari sa paligid natin o sa ating buhay. So, bigyan niyo po kami ng isang oras, actually, 9:11 sa Maynila. So, may 49 minutes pa para ituloy namin itong lecture na ito. Ito ay mapapanood niyo ng live sa Facebook sa ngayon. At ito na may recorded, pwede namin i-repost pagkatapos ng lecture na ito o ng broadcast na ito. So, at ano ang kabala? Ang paksa ay ipaliliwanag ng isang kabalis, ay ano ang kabalis? Sino ang mga kabalis? Ang kabalis, yung mga nakatamo ng mataas na antas ng realidad. Ang ihahalimbawa ko kung sino yung mga kabalis na nauna ay si Abraham, si Moses, Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, Balu Salam, Baruch Shalom Halevi Aslag at yung kasalukuyang naging estudyante ni Baruch Shalom Halevi Aslag si Dr. Michael Lightman na siya ang magpapaliwanag sa atin kung ano ang kung ano ang lumika, kung ano ang Diyos, kung ano ang perspektibong pwede nating makuha sa kanya. Isang interview na naginanap sa Israel at kanya ipinaliwanag. At kami ang position namin ay kami isa sa mga mag-aaral ni Dr. Michael Lightman. Nag-aral ako ng Kabbalah simula noong 2013 at nakita ko yung panibagong perspektibo na napapagdugtong-dugtong ko yung mga pangyayari sa labas ng aking mga pananaw, sa aking mga limang pandama na pwede nating pwede kong sabihin na may magkakaugnay, hindi yung nangyari na lang ng gano'n na may karapatan akong malaman kung bakit. So, yun ang kagandahan ng ino-offer ng kabala na mas magiging mas malawak ang pwede mong matanaw na kung may nangyari kahapon at ngayon, anong pwedeng mangyari bukas. So, ito yung ino-offer ng kabala. So, sa lahat po ng gustong may matutunan nito, ito yung panimulang antas na pwede niyong malaman at sa bandang huli ng lecture ay aming ipopost yung kung saan kayo pwedeng mag-register na makapag-aral ng libre at sa internet. So, hindi nyo kailangan may pumuntang lugar para hindi na kailangan nung kagaya ng mga naunang panahon kailangan nyo pang bumiyahin ng malalayo para yung isang karunungan na ginugusto natin na gusto nating ma-resolve kung ano yung mga gusto nating makita pa bukod do sa ordinaryong buhay natin na nangyayari. So akin pong ipi-play ang interview na yon at pagkatapos ating pag-uusapan kung kayo may katanungan pagkatapos ng
i-play ko yung video, itanong po nyo ang gusto nyong itanong. Pansamantala aking hahanapin yung video, actually nasa harapan ko, pero kailangan kong alisin yung isa pang video. At sa pakaalaman ng lahat, one-man operation ang aking ginagawa. So, pero ang importante rito, yung pahayag ng isang kabalis sa kanyang interview kung ano yung Diyos o ano yung lumika. Aking pangyayahanda. At aking isi-share. Does God exist? This may surprise you, but so many people all over the world are asking this question. In fact, a Pew research shows that 90% of all Americans sense that there is some kind of higher power. About half of them feel that they believe in God in the biblical religious sense, but more and more people have more questions and need more answers. Some of them have a more heartfelt approach. They feel there must be some sort of loving higher power. Others are more rational. They look at nature, its complexity, and say there must be some sort of higher intelligence that planned it all. Whatever the reasoning, though, there is a natural need in people to feel a higher power that is encompassing and purposeful. So I sat with Kabbalist Dr. Michael Lightman and asked him some questions. I asked him, does God exist? And if he does, why can't we see him? Why can't we perceive him? And can we get a more definite answer about God? I asked him if we can get a scientific answer. Can we prove that he exists? The answers that I got were fascinating and so unlike anything that I've heard before. Let's take a look. Does God exist? And if he exists, how come we can't perceive him or see him? Ang Diyos ay kalikasan. Ito ay simpleng lahat ng mayroon. Maliban sa, sabihin nating maliban sa tao na may kalayaan pumili. Pagkatapos, bukod sa kanyang kalayaan pumili, lahat ng iba pa ay pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, ito ang buong kalikasan nitong buong daigdig at lahat ng mga daigdig. Lahat ng bagay maaaring maging, kahit na mga bagay na hindi natin alam. Ang lahat ng ito ay bahagi ng konseptong iyon na tinawag na Diyos. Ano ang mayroon tayo bukod sa Diyos? Sa loob natin, mayroong isang maliit na pagnanais na makamit ang Diyos. At ang pagnanais na makamit ang Diyos, umiiral sa labas ng Diyos upang makamit siya. Yun lang. So what is God? Why can't we see him if he does exist? Ito ay batas. Saan ka makakakita ng batas? Makakakita ka ng isang batas kapag napagtanto na sa ilang uri ng bagay kapag kumikilos ito. Kung kailan makikita mo na ang pagkilos nito. Hindi natin ito nakikita sa sarili lamang. Hindi tayo nakakita ng kuryente. Nakakita ba natin liwanag? Hindi. Nakikita natin na may gumagalaw na may nangyayari. Ang mga resulta ng mga pwersa, ito ay nakikita natin. Ganon din sa Diyos. Lahat na nangyayari dito sa paligid natin ay pawang mga resulta niya. Ngunit hindi natin nakikita ang Diyos, ang kanyang sarili. Nakikita ba natin ang grabidad? Hindi. Ngunit alam mo na kung may hinawakan ako sa hangin at bitawan ito, mahuhulog ito. Mayroon isang pwersa na gumagana rito. Ang pwersa ito ay tinatawag na grabidad. Katulad ng pwersa ng Diyos, ito ay isang pwersa na kasama dito ang lahat na mayroon dito na hindi gumagalaw sa halaman, mga hayop, mga tao, sa magkakaibang antas, sa iba't ibang anyo at paraan, sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang buong pandaigdigang anyo na ito ay gumagana sa atin ay tinatawag na Diyos. So why is it that so many people have a feeling that God loves them, cares for them, and protects them? Sapagkat nakikita natin na nagkakaroon tayo ng pagunlad, at ang ating pagunlad ay nakatuon sa layunin. Hindi natin eksaktong alam alinsunod sa kung anong mga batas, ngunit nakikita natin na ganito ito. Sa lahat ng mga batas ng kalikasan, nakikita natin ang dakilang karunungan. Hindi natin talaga maisip kung gaano kalubha ang at pandigdigan ng sistema. Kasama dito ang lahat na. Ang lahat ng ito ay tinatawag na Diyos. Bukod sa isang bagay,
na nakatago sa atin. Nakikita natin siya ayon sa kanyang mga pagkilos at maaari nating saliksikin siya. At sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, makakamtan natin siya. Tinawag itong mula sa iyong mga pagkilos ay makikikilala ka namin. What does that mean to attain God? Na malalaman ko ang lahat ng kanyang mga batas. Malalaman ko ang lahat ng mga paraan kung saan siya na-impluensyahan tayo ang buong mundo. At mula sa na matutunan siya, siya ay mapapabuti ko nang sa gayon ay madama ko siya at makilala siya na maging malapit sa kanya upang tunay niyang maging kapartner. So ang maaring sa doon sa sinabi ng ni Dr. Michael Lightman masyadong medyo hindi kagad makukuha. Ibig sabihin kailangan ng dahan-dahang analisa para maintindihan kasi maaring bago sa iba. Kaya sa pag-aaral ng Kabbalah, ito'y mauunawaan ng mas malinaw. Pero sa puntong ito, ang sinasabi ng ni Dr. Michael Lightman, ang Diyos o ang lumikha ay isang kalikasan. God is nature. Lahat ng kalikasan, lahat ng mga daigdig, lahat ng mga batas, lahat ng pwersa, kahit na hindi natin nalalaman, ay kaparte ng konsepto na tinatawag na Diyos o lumikha. Sa loob natin, sinasabi niya, merong isang konsepto o may isang pagnanais na gustong matamo natin siya. Gusto natin maintindihan kung sino siya. Yun isang sinasabi niya. Hindi natin siya nakikita sa halimbawa ng kung lahat ay sinasakop ang lahat ng batas, may batas na kanyari halimbawa ng ginawa niya halimbawa yung gravity o yung magnet o yung electricity, yung power ng electricity, hindi natin nakikita maliban dun sa manifestation ng force na yon. So isang manifestation ng law ng electricity is yung pag dalawang polarity pinag inilagay mo sa isang aparatos, magkakaroon ng ilaw. So yun ang manifestation ng isang law na madaling maintindihan. But lahat ng yon o anumang batas na nakikita natin dito sa mundong ito is parte ng konsepto na tinatawag na Diyos. So yun ang isang pinaliliwanag niya. Sa outcome lang, o yung mga, kung may possibilities na lahat ng outcome, kung anumang nangyari, nagkaroon ng tatlong bagyo sa atin. May pandemya. So, possible, galing dun sa isang person na yon na tinatawag natin Diyos o lumikha, yung mga pangyayaring yon. Kaya lang, ang tingin natin is isang manifestation ng law, pero hindi katanggap-tanggap sa ano ng tao, sa kagustuhan ng tao. Ang tingin natin is disaster. Pero may pagtingin sa susunod na video na yun ang purpose na kung bakit may pagdurusa. Ano ang purpose ng pagdurusa sa buhay ng tao? At ano ang saan tayo dinadala nito? Para maintindihan yung person na yon, yung batas na umiiral sa atin sa ngayon, lahat ng mga pangyayari, dinadala tayo doon sa pag-unlad ng ating pananaw na para umabot tayo doon sa pagtatanong ng sino yung lumikha, sino yung Diyos, sino yung gumawa ng lahat ng ito. So ito ay posible lahat sa pag-aaral ng Kabbalah. So ito ay isang panimulang pag-aaral. Hindi ito inisip lang, ito ay natamo ng mga kabalis na ibinaba doon sa mga, kung sa panahon ni Abraham, yung may mga 70 nasyon na sumama sa kanya at tinuturuan niya.
hanggang kay Moses, kaya lang may panahon na ikinubli dahil hindi pa handa ang sangkatauhan para tanggapin ito. So pinadaan sa mga, sa kung napansin niyo, nagkaroon ng mga religion for the meantime. Kaya malaki ang partisipasyon ng mga pag-aaral na ganon o yung mga pananaw o paniniwala pansamantala para maging malambot ang ano ng tao, ang pagtanggap. Sa panahon na yon, sinubukan pero hindi naging maging magtagumpay kung para papaano maging tatanggapin ng tao kung ano ang lumika o ng Diyos na sinasabi. So, yung kasunod na video, so bakit yung parte ng lecture na ito kung bakit may pagdurusa, ito yung magpapaliwanag ng mas malinaw kung bakit natin na kailangan pagdurusa ba o baka ito'y pananaw lang natin na ito'y isang pagdurusa. O baka naman hindi. Baka yung perception natin ang hindi nakatugma doon sa perception ng persa na yon. So yun ang hahanapin natin. Pero ito sa aking sinasabi, ito'y panimula lang. Hindi ito yung kumpleto. Ang kumpletong pag-aaral ng Kabbala ay kailangang nasa dedikasyon din ng tao o kagustuhan. Kung meron kang gustong matamo sa buhay, natural, paghirapan mo. Hindi ito yung basta binigay na lang, ganun lang kadali. So, aking ipi-play yung second video. Pero bago yan, merong isang sinulat si Balu Salam na kung ano yung lumikha doon sa artikulo ng The Peace, aking ipapakita at ating babasahin para karagdagang suportang paliwanag doon sa interview na ginawa kay Dr. Michael Lightman. Okay, from the article of Balu Salam, The Peace, English, it is best for us to agree and accept the words of the Kabbalists that Hateva, the nature, has the same numerical value in Hebrew as Elohim, or God, equals to 86. Then, I will be able to call the laws of God nature's mitzvot, commandments, or vice versa, the mitzvot of Elohim by the name nature's laws, for they are one and the same. So ito yung artikulo ni Balu Salam, isang Kabbalist, teacher ni Rab Baruch Shalom Halevi Aslag. Actually, tatay niya to, si Balu Salam, na nagsulat ng artikulo na to. So ito yung isang karagdagang suportang na nagpapaliwanag na kung ano yung lumika. Ito yung isang kalikasan, ito yung batas na sakop ang lahat. Kung kayo po may katanungan, pwede niyo pong i-post sa Facebook. Actually, wala man ako nakikita pa. Bago tayo tumuloy dun sa ikalawang video na kung ano yung purpose ng pagdurusa. At bakit may pagdurusa? Para mapagtugma natin yung gumawa kung ano yung sakop niya, kung kanina sinasabi na ang lahat ay sakop ng lumika, lahat ng batas pati yung hindi natin nalalaman. So ibig sabihin pagdurusa is nasasakop niya bilang isang manifestation ng batas ng lumika. So tatin tingnan. Exists. Why do bad things happen in the world? Why is there so much suffering?
Sino nangako sa iyo na mga bagay magiging mabuti dahil mayroong Diyos? Ang kanyang pag-iral ay wala pa rin kahulugan. Kinokontrolan ng Diyos ang buong katotohanan at ang buong katotohanan, ang mabuti at ang masama, ay napapanatili at binuulamang niya ang pandaigdigan at universal na person na ito upang maakit tayo sa pagkilala sa kasamaan at pagkilala ng kabutihan. Sa layuning ito, kailangan niyang ma-impluensyan tayo ng dalawang persa, ang mabuti at ang gaya ng masamang persa. At dahil tayo ay mga nilalang na nakakadama, kung gayon, lamang sa pamagitan lamang ng dalawang parang ito ay maaari na maisulong. Kung iba pa maliban sa kanya, mayroon lamang isang persa na umaakto sa buong katotohanan. He is that good and loving God. At pati na rin na masamang gumagawa ng lahat ng masama. Saying that all of this is happening in order to advance us. Kung hindi niya tayo ma-influensya sa isang positibo at negatibong paraan, nasa gitna tayo, kung gayon, wala tayong kalayaan pumili. Upang pumili ng anumang nais mo, mabuti o masama, ulam pa sa mabuti at masama. At sa gayon, narito tayo sa isang napaka-espesyal at komplikadong sistema. Hindi napakasimple, ngunit ito ang talagang ibibigay sa atin ng kalayaan na pumili. Upang pumili sa pagitan ng mabuti at masama. At pinapayagan talaga tayo maging katulad ng Diyos. Alam ng mabuti at masama. So, how can evil come from good? How is it possible that evil is coming from a source that is good and loving? Ang persa na kumikilos sa atin ay mabuti. Ngunit dahil sa kaibahan natin dito, kung gayon, ang ating pagkasalungat sa Diyos ay nagpapasama sa ating pakiramdam. What do you mean by oppositeness? Ang pagkasalungat ay nangangahulugan palagi siyang nagbibigay ng mabuti. At hindi natin talaga gusto yon. Sapagkat kung ano nakikita mong mabuti bilang pagkakaloob, pagmamahal, koneksyon sa pagitan ng lahat at iba pa. At hindi natin talaga gusto yon dahil sa isang ating kalikasan pagkamakasari at kaya ang pakiramdam natin sa kanyang kabutihan ay isang bagay exactly masama. What don't we want in this goodness? I mean, we want to feel good, we want to be good, we want there to be love. Nais natin maging maayos ang ating pakiramdam ayon sa inaakala nating mabuti. Ngunit hindi ayon sa kung ano ang Diyos ay nakikita din mabuti. I'm trying to understand what exactly is the difference between what I perceive as good and His good. Ang mabuti sa Kanya ay ang bawat isa sa atin ay nagmamalasakit sa iba at ang mabuti sa atin ay ang bawat isa sa atin na nangangalaga lang para sa Kanyang sarili. So, good means not that I will feel good, but some kind of altruistic good that everyone will feel good. Oo, hindi ko maiisip ang tungkol lamang sa aking sariling kabutihan. Dahil sa buong mundo, iniisip ng Diyos ang tungkol sa lahat na mga nilalang na magkakasama. At kung hindi ko iniisip ang tungkol sa lahat, nawawala ako sa isang bahagi ng paglikha. Kung gayon ay naaayon, ay nagiging sanhi ako ng pinsala sa bahaging iyon at sa makatawid. Karapat-dapat akong parusahan. Ngunit ang parusa ay hindi parusa. Ito ay pagwawasto. Kung saan nagsisimula ako maintindihan kung ano ang gusto niya sa akin, kung saan hindi pa rin ako kumikilos ng tama. How do we reach this goodness? That we feel Him is good, the world is good? Sa pamagitan lamang ng pag-aaral at karunungan ng kabala sa isang maliit na pangkat, kung saan maaari natin mapagtanto ang lahat ang mga batas ng pandaigdigang komprehensibong kalikasan at mula doon, natututunan natin kung paano may ugnay sa buong kalikasan sa Diyos at ng magkakasama. In order for us to feel good and not suffer, we each need to become more integral, more global in our approach. Mas pandaigdigan sa ating diskarte. And then will suffering end? Hindi magkakaroon namang pagdurusa. Ang ating buong paghihirap ay dahil lahat tayo watak-watak. Is this a global vision or a personal vision? Ito ay isang pandaigdigan, magkakadamay na paningin na sa pagtatapos ng ating mga pagwawasto ay babalik tayo bilang ang nag-iisang kaluluwa ni Adam Harishon. Literal na nangangahulugan ang unang Adan. Kaya okay, hindi malinaw kung ano ang sinabi ko, ngunit bilang isang pagnanasa, isang hanger rin sa Diyos sa loob natin. Why is that what's good? Why will that make us feel better? Sa pamagitan nito ay tinataboy natin ang lahat ng hindi magagandang impluensya, lahat ay hindi magandang damdamin. What, for example, if we're connected as one body, will we not feel empty, lonely, separate? Sa pamagitan nito, binabalik natin ang ating sarili sa simula ng paglikha, kung saan ang lahat ay tayo ay magkakasama, nakonektado.
sa isang katawan at sa ganitong paraan na darama natin ang ating sarili sa isang mabuting kalagayan na tinawag na Hardin ng Eden. Ganito ito tinatawag, kaya babalik tayo. Okay, even God exists, or kahit ang lumikha ay umiiral, suffering exists. So, iklaruhin natin yung tanong ng nag-i-interview. At yung sagot, kahit ba umiiral ang Diyos, sinong nangako na ang lahat ay magiging mabuti? So, ibig sabihin, may karapatan kahit masama na umiral. Pero, yun nga ang tinatanong kung bakit, ano yung nagkukontrol doon sa mga pangyayaring yon. Pati ang mabuti at masama is nasa ilalim ng isang control na tinatawag na konsepto na Diyos. So yun ang sinasabi dito. Ang source, ang influence, may influensyahan lang tayo sa dalawang person na yon, sa mabuti at masama, na pwede tayong pumili ng mabuti at masama. Kung nasa gitna ka, wala kang control. Walang influence sa'yo. So yun ang dalawang ipinaliliwanag dito. At ang yung masama na napi-perceive natin ay galing lamang sa pagkakaiba ng anyo natin sa lumikha. Ito yung pangalawang konsepto na bakit sa paningin ko ay masama kung siya ay mabuti. Ito ay dahil lang sa pagkakaiba ng anyo o yung attributes. Ang mabuti sa kanya ay magkaloob. Ang mabuti sa akin ay tumanggap. So, kung ihahalimbawa ko, kung halimbawang hindi ko natanggap, may masama akong tingin sa kanya. Eh kahit subukan ninyo sa pang-araw-araw niyong buhay, kung meron kayong mga pinapangarap o may mga gusto kayo, pag hindi niyo natanggap, sasabihin niyo, masama. Ang lahat ng masasabi niyo mabuti, eh lahat isa kapaboran ninyo. O kapaboran natin. Tayong lahat. Kung hindi kapabor sa atin, hindi maganda. Nasasabi lang natin na maganda dahil pabor sa atin. So, ang iniisip ng Diyos o siniisip ng lumikha ay para sa lahat. Pero tayo, lahat, na may kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang katawan, na magkakawatakwala kasi sinasabi, ang mabuti sa atin ay para lang sa ating mga sarili. Pero parehong persa na galing sa isang nagpapatakbo o sa isang sistema, nagkaiba lamang doon sa position o doon sa nature o sa attributes natin. Yung nature na yon is mapagbigay, tayo tumanggap. Pero may kondisyon na pwede nating matanggap, kaya hindi natin matanggap dahil tayo watak-watak. At kung bakit nangyayari yung mga pangyayari na hindi katanggap-tanggap sa atin, lumilitaw na dahil sa pagkakawatak-watak natin, nagmamanifest din yung persa na yon. The good and bad comes from one source. Ang purpose is to advance tayo para tumulak tayo sa panibagong mga kagustuhan na mas mataas. Okay. Ang tao, pagkain, gusto matulog,
magkaroon ng pamilya, magkaroon ng relasyon. Doon umiikot ang buhay ng tao. Maliban doon, kung saan tumungtong doon sa antas na nagtatanong na nung ano itong buhay na to? Ganito lang ba pag ipinanganak ka, palalakihin ka ng magulang mo, mag-aaral ka, magtatrabaho, mga ngarap ng mga matataas na posisyon. Kasi yun ang gusto ng gusto natin. Pag natamo yon lahat, obserbahan ninyo. Pag kami natanggap ka, kunyari bumili ka ng isang bagong damit, mang ilang oras, tuwa ka, o ilang araw, napangarap mong magkaroon ng ganung bagay, bumilang ka lang ilang panahon, yung desire na yon nawawala na yon. So, ang kasunod nun is mag-iisip ka ng panibagong kagustuhan na naman. So, tuloy-tuloy ang sirkulo ng nature natin na tumanggap, na magkaroon ng kagustuhan na para sa sarili natin. Niminsan, pag-ising natin sa umaga, ang unang maiisip natin is yung sarili natin, kung paano natin naayusin. Okay, sasabihin natin, hindi, inisip ko yung anak ko. Yung anak mo, yung pamilya mo, is extension ng sarili mo yan. Hindi sila labas doon sa mga sakop sila ng sarili mo. Kaya hindi mo pwedeng ikatwiran na hindi, inisip ko yung asawa ko at inisip ko yung anak ko. Parte sila ng sarili mo kasi nakapaloob sila sa ginagalawan mong buhay. At yung ang sinasabing iba ay yung iba, yung kapitbahay mo hanggang sa lumawak na masasakop ng kaya mong isipin na iba. So makikita mo lalo sa mga politika, sa mga politiko sa Pilipinas, nung nagkaroon ng pandemic, sa halip na ayusin yung health system sa atin, ito ay pananaw lang naman nakita ko, inahalimbawa ko lang kung paano gumagana ang isang pansariling interes na may kanalaman sa kalikasan ng tao. At sa halip na yung pagbutihin yung healthcare system sa atin dahil may pandemya, lalong nagsimula ang nakawan. Siyempre, ang tendency ng nature ng tao is matakot eh. Ikaw ba naman, nandun ka na dun sa kalan? Ang takot ng mga nakaposisyon dun is sila ang tamaan ng sakit, saan sila kukuha na pambayad? Inahalimbawa ko lang, wala man akong political opinion at hindi ang kabala, hindi na sumasali sa mga ganyan. Isang observation lang bilang isang mag-aaral ng kabala, kung paano yung nature natin is kumikilos sa atin. Kaya ang pagkakaiba ng antas ng level is malayong malayo. Kabalik ta rin, actually, nung person na nagpapagana ng mundo nito. Ngayon, idadrop ko kung paano naman nangyari yun. May tatlong may way na para maunawaan kung bakit tayo ganito at anong nangyari at saan tayo papunta. So, ito yung isang perspektibo na nagbibigay ng panibagong ano. Kung ang ano lang naman is kung magiging open doon sa bagong perspektibo na kung ano yung mga batas na ito, na hindi yung pinanganak ako, ganito ako, tatanggapin ko na lang. Ito yung isang namin pinag-uusapan na bakit hindi lahat magkaroon ng kagustuhan na magtanong. Pwede naman, libre naman. Yun ay may kinalaman doon sa pag-unlad ng tao. Kaya itong purpose ng suffering is dalahin tayo doon, akayin tayo doon sa pag-unlad na yon. Hindi yun parusa, yung sinasabi ng sa interview kanina, hindi yun parusa, kundi isang pag-akay sa pag-unlad. Correction, sa madali sila, pagtatama. Kung ito ay naintindihan mong mali, hindi mo nagagawin. So yun isang madaling paliwanag kung ano yung mga nangyayari is hindi ito parusa kundi isang koreksyon. Itinatama tayo, dadalhin tayo sa development.
na mas mataas na antas. Kasi tuloy-tuloy, kahit yung mga kagustuhan natin tuloy-tuloy, hindi humihinto. Pag may nakuha kang isang bagay, ang may kasunod nun, ilang araw, ayaw mo na nun, maghahanap ka na ng panibago. Sabi ni Roy Rubio, salamat Brad, malinaw ka magpaliwanag at ramdam ko. Salamat din Ray. So ito yung konsepto na pwede sa Pilipino. Hindi mo kailangan maging matalino. Ang kailangan lang dito is may kagustuhan kang maintindihan. Eh kung sasabihin ko, saan ba ako nag-aral? Sa dulo, may Philippines din. Pero pwede na rin. Pero bakit ako nakatungtong ng kabala? Bet naiintindihan ko. So, ito 'yung sinasabi ko sa ang binibarok buong mundo, meron ha. Pag nakita natin 'yung study group ng binibarok, ang grabe. Sa Pilipinas, 'yung aktibo na nakikita sa screen, tatatlo kami. Nandito 'yung dalawa. Kaya iniimbitahan namin 'yung iba pa. Ito ay maganda, makakatulong sa buhay nyo. Kung sabihin natin, yun ang kalikasan natin. Bakit sino mag-iisip una is para sa sarili natin. Kaya lang, may magagawa tayo, bakit hindi natin pagtulong-tulungan? Kaya ang invitation namin is mag-aral kayo ng kabala bilang mga Pilipino, pwede ito sa atin. Sasabihin, hindi ba mga Hudyo lang yan? Hindi. Ang Hudyong sinabi is resulta lang nung mga unang grupo ni Abraham na 70 nations. So, ganun din ang sitwasyon natin na nila ni Abraham at saka ngayon. Pagkatapos, no, naging kultura at tinawag nilang Hudyo. Pag sinabi mong, ang meaning ng Jew sa English, unity, a desire to unite. Ngayon, kung ako may desire na nagkaroon ng unity, o si Mar, o si Dan, o si Ray, o si Juliet, pwede tayong tawagin Jew. Ang Jew is from the word Yehudi, to unite. Not yung hindi yung kultura. Yung kultura is resulta lang ng principles na dating ginawa nila Abraham, na itinuloy ni Moses. So, maraming mga kabalis. Pero hindi niyo napapansin, ang ibang kabalis hindi kilala. Kasi ang pinag-uusapan, out of this world eh. Hindi kung si Sharon Cuneta lang, madali. Nasa corporeal level eh. Halimbawa lang, kaya pagtatanong, ba't hindi kilala yung mga kabalis na, hindi talaga, hindi mo makikita kaagad na, maririnig. Lalo nagkaroon ng concealment for hopes for so many years, for long years, ngayon lang, 1995, so nilabas na uli yung teaching. So pwede na lahat, Pilipino, kung anong lahi ka, pwede. May desire for unity, you can call a Jew. Not a Jew as a culture, not a Jew as a religion, a Jew as a desire to attain the Creator or the God, which is comprises everything, all the laws, all the nature, lahat, kahit hindi natin alam, pasok doon sa konsepto na yon. So yung pananaw, pagka tumutok ko sa isang konsepto lang ng, ito Diyos ko eh. So expected, yung consciousness mo, yung focus ng consciousness mo is limited also. Ang Kabbalah is offering the entire reality. Pwede. Even yung study ng structure of creation. Ayan. Malaking subject. Ang mananawa ka pero kagaya ng ibang mga Kabbalists na a-attain nila. At may guide. Tsaka, yun, no, binibigay ng sa usapan Tagalog, hindi na kailangan mag-English. Ibababa namin, hindi mo kailangan may matas kang pinag-aralan, hindi. Akong pruweba. Tapos lang ang college, okay na. Hanggat nakakabasa ako, naiintindihan ko. Kasi, hindi mo pwedeng ilagay ang lumikha na isang judgmental. Ang law lang ang nagja-judge. Depende sa reaction mo. How do you react? Pero yung reaction mo is based dun sa law na yon to guide you to a development, not a punishment.
hindi ganun malupit. So yung concept, yung understanding lang ang may depekto sa atin, hindi yung law na nag-ooperate. Pero pag nasakyan mo, nakita mo yung law kung paano nag-ooperate, liliwanag. In short, sa iba, tinatawag is enlightenment. Ewan ko, pwede nyo tawagin kung ano. Creator, sa akin, safe to call it because he created everything. Medyo, kahit sa Israel yata, hindi pinag-uusapan, the word na yung God. Ano sila? Kailangan kasi sa kanila, gusto nila ma-prove. Kabbalah is a scientific method. It's a method, not a belief. At pwede mong research, like it's like a science research ang Kabbalah. You're researching reality, you're researching our nature, you're researching the laws of nature. Walang mambo-jambo. Kagaya na nagawa nila Abraham, kagaya na nagawa nila Moses, sila nakagawa sila ng libro. Yung kay Moses, yung Bible, Old Testament, Torah. So, next meeting, next lecture, yun ang i-discuss natin, ano yung secret language ng Bible. At ano yung, meron doon isang video na kung ano actually yung form ng Creator. Anong secret, ano ba talaga to? Sa mga Pilipino, malaking kalituhan kung anong Bible. Nagtatalo-talo, kanya-kanyang pananaw, walang guidance, it's a Kabbalist book ang Bible, ang Old Testament, ang Torah. It is not just a reading materials na binasa, interpret ko, yun na yun. No. So next December 5, we're inviting everyone to participate, to understand what is it, itutugman-tugma sa mga Pilipino. We are thinking of something higher, a creator or a God or a Diyos. And then meron tayong Bible na yun. Lilinawin kung ano yan, kung ano ba talaga yan. Paano ba binabasa yan? Paano ba ginagamit? Ano, paano ini-interpret? Para magkaroon ng kalinawan, talagang ang Pilipino ay marami ng kalituhan tungkol sa ganyan, kanya-kanya, at nauuwi sa bangayan, hindi pagkakasundo. Hindi na natin kailangan pang balikan yung mga nangyari, pero ang pasalamat na nakarating, dumating kahit papaano yung Torah, at ngayon pwede natin pag-usapan ngayon kung ano yung Old Testament, yung Bible na yan, na walang kinalaman sa relihiyon. Hindi sakop ng Kabbalah, pero sa pagrespeto sa lahat ng relihiyon sa mundo, ang relihiyon ay nagdala pansamantala para maging kalmado ang tao. Isipin nyo kung walang relihiyon, barbaric ang mga tao sa mundo. But ginagaid tayo in higher studies. Kung sa pag-aaral mayroong elementary, may high school, may college, ganun din sa study ng spirit, ng reality. If you call it one to spirituality din, you can call that way, but sa akin is more on science, scientific approach, research. Sino ako? Ano kinalaman ko sa nangyayari? Sino yung gumawa ng lahat na ito? Kailangan ganun ang we're suggesting to develop a desire sa mas mataas na usapan. So how many minutes more? We have more, 7 minutes more para siguro kung kayo may katanungan, kahit dun sa Facebook Live, pwede kong makita. So open up, pwede pong magtanong kung sino may gusto magtanong. I-text nyo lang po sa Facebook, mababasa ko naman. Sa Zoom, it's only, hindi.
Okay. So we're inviting everyone to for the next meeting, December 5, same time, same Zoom number. Kung sino pa yung mag-register para makuha niyo yung link sa para makapasok sa Zoom conference, mas maganda, interactive, mas malinaw ang mapapag-usapan. Normal, we are just talking like a friend. Hindi po ako lecturer. Ang nag-lecture po yung siya yung teacher, si Rob Lightman. Kami lang po, nabigyan lang kami ng pagkakataon para i-disseminate sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Pwede ito sa atin. Kami nabubuhay kami ng normal, may kanya-kanya kaming pamilya. So, hindi ito yung nagiging hadlang para mas maintindihan mo pa. It's mismo more, I would say, mas na naiintindihan ng pamilya at nakikita nila yung pagbabago. We can correct some opinions or whatever yung pwedeng ipahayag o pwede nyo maintindihan. So 5 minutes to go, siguro kung may katanungan pa, pwede pa. Kadan, Mar? So let us close the lecture. See you on next December 5, that's Saturday, 9 p.m. Manila time. Thank you so much, and bye-bye and good luck. Mar. Hello.